guys, have a good day. Welcome to my vlog, and I'm here at St. Agustin of Hipo. Bale, came from Batangas, and I'm going to Colasi, Rojas City, seafood capital of the Philippines, which is my hometown. And I would like to tour you here and their state room sa Bali. Sa ano po ako nanggaling? Yung binuko po na ticket is for tourist. Kaso nga lang, yung boyfriend ko, ayaw niya na in-public ako kaya. He wants me to upgrade. And I paid for it. And here I am sa state room ng Tugul. This room is good for four persons, and this is the bed, pang-isahan na bed. Yan, and there. May sarili pong ilaw. Ayan. And also, sa ano, upper bed. And this is the queen size bed, which is good for two. And may sarili po sila refrigerator. So may life jackets. Ako lang po mag-isa, and may dalawa po silang binigay na towel, and I don't use two. Isa lang po yung ginamit ko. May sarili po silang sabon and shampoo. Para po sa mga hotels, just like that. So ito yung hindi ko ginamit. Sinipirate ko kasi. Pangit naman pag ipinagsama. And then this is there. Flat screen TV. So this is their intercom na connected siya sa ano. Kapag tinawagan mo eh diretso po yung line doon sa front desk. Kung may mga kailangan po kayo or mga inquiries or gusto niyo pong magpautos, pwede kayong tumawag. And then their air condition. And so, ito pong stateroom nila or any cabin areas. May sarili pong ano, CR. Punta ko tayo sa CR. So, yan. May trash can dito sa labas. And this is their CR. Yan. So, ayan po yung ano, toilet. Natin dito. And may shower po. Pwede pong ito gamitin or itong nasa taas. Tapos may adjustan po sila kung gusto nyo po ng mainit or malamig or kalamtaman lang. So let's try. Ayan po yung nagamit kong sabon and shampoo. Bali, may pack po talaga sila and nakalagay na to go travel. Ayan, design po maxi compass. Ayan. Ito po yung ano nila. Yung salamin dito sa loob. And then yan. Sabon. Just press this. Tapos yan yung panghugas. Panghugas. And then, sarili rin yung tissue paper. And then, just, ito. Ito po kung gano'ng kalakas. And then, ito po yung kung saan mo gustong gamitin. If you want to switch it, balik. So, ito na po yung pagkain. Very convenient po dito. Wala po akong isa. Sobrang ganda po. And, well-maintained po nila yung sanitation dito.
As in, ang babango po ng, ano, babango po ng room. And their, ano, their bed sheets and towels. Ang babango po. And I like this place. If gusto nyo naman ng, ano, view ng kapag kanising nyo, makikita nyo yung dagat. Just waiting. Tinanong ko kanina yung ano, yung steward nila if papasok ba yung porter. So dito sa Colasi, naka-arrive na kami. So dito sa Colasi, hindi po papasok yung mga porter. May sarili po silang porter dito, which is their crew. And kung magkano yung bayad nyo sa Batangas from your origin, place of origin, papunta dito, ganun din yung ibabayad nyo. So, sa akin naman eh, kung sana lang kayong magbayad, kung magkano yung gusto nyo ibayad, syempre depende rin sa bigat ng ano nyo, dala nyo. So, I have two bags kasi medyo mabigat. Makakasalubong. Napakaganda po. Napakasoft ng ano nila. Ng unan. So, if you want to travel, I would prefer to go na ang sasakyan nyo and very convenient, very comfortable. Since siman din po ako, I would like to tell you something or for safety, for your safety. So, if you are going to travel via vessel or ship like this, mas maganda po na i-familiarize nyo yung area where are those exits. May mga ano naman sila, evacuation plan. And mas maganda na puntahan nyo rin. Syempre hindi naman natin may iwasan na mga emergencies like fire or abandoned ship, just like that. Syempre, during my experience here, malakas yung alon. And syempre, para sa safety natin, mas maganda na hindi na tayo magpanic. Para hindi tayo magpanic. So, una pa lang, pag pumunta kayo sa barko, kailangan alamin nyo kung saan yung mga exit. Kasi may mga sign din naman yan, yung mga glow in the darkness sign. Just like that sa life jacket. Kapag kamadilim, umiilaw yan. Yung mga exit, ganyan din yung color. Tumiilaw yun kapag kagabi or madilim. Para makita natin, just in case na mag-blackout yung barko, makita natin na saan yung exit. Tapos sundin lang natin yung arrow. And then, munta kayo kung saan, hanapin nyo kung saan yung master station ng barko. And then, what is master station? Master station is doon mismo yung mag-assemble. Kapag during emergency din kayo mag-assemble para i-roll call yung mga passengers and then mag-give assistance ng mga crew sa barko kung ano yung mga kulang at kailangan. So, pag pumunta kayo doon, of course, kailangan magdala ng life jacket. So, alamin nyo kung saan yung mga life jacket naka-install just in case emergency. Sa room, may mga life jacket yan. Sa bawat beds, may life jacket. And, syempre, minsan, hindi natin maiwasan na naggalagala tayo dun sa mga weather deck nila or whatsoever. Hanapin nyo rin yung ibang installation nila. Saan naka-install yung ibang life jacket na beside dyan sa ano nyo, sa accommodation nyo. Mas maganda na alam nyo talaga kung saan nakalagay. And also, mas maganda rin na i-familiarize nyo yung self nyo sa evacuation plan nila. Just like this. Which is naka-post yan dati sa mga accommodation nila, every rooms. Evacuation plan. Then, syempre, marunong naman tayong magbasa. So, intindihin natin. And if you can't understand, mas magandang
magtanong tayo sa mga group nila. Alam naman natin. Kasi ma-identify naman natin may mga uniform din sila. So sabi dito, you are here. So green. Ayan. Dito ako. Nandito ako. Eh, may mga ano din naman. May mga instructions. Para maiwasan natin yung pagpanik. Kasi mas magandang may alam ka. Just in case of emergency, siyempre hindi naman lahat eh. Ikaw yung pagtutuunan ng pansin ng mga crew. So, mas magandang may alam ka para maiwasan yung pagpanik. Magpansin ang lahat ng mga panahon na patungong sa araw na ayon. Pari na po kayong bumabang balkon. Sabihin sa lahat ng mga panahon na patungong na ayon. Pari na po kayong bumabang balkon. Maraming salamat. So ano yan, tumatawag na sila ng baitang. And tingnan natin sa labas. Ay. So guys, ayun, I tried to call to their front desk and ask for assistance para sa mga gamit ko. She told me that, antay lang na po ako dito kasi i-announce nila yung kung pwede na bumaba. And tinanong nila kung anong town ako. Kasi pagbaba nila dito is, tatawagin yung mga pangalan. Ayun, may kumato kasi. Sorry to interrupt. May kumato kasi gusto ng nagtanong if yung susi nabalik ko na ba, which is yes, nabalik ko na rin. And ayun nga, sabi ko sa inyo yung pagbaba kasi dito is by town. So kung halimbawa sa town ka ng Sapian, sabay-sabay kayong tatawag para sa service ng LGU, isang anuhan lang, which is organized. Maganda kung ganoon. Ina-announce niya dito by using PA or public address. And then, pupuntahan ako dito ng crew nila na mag-a-assist sa akin for my baggage, mga dala ko. Maganda dito guys. It's so organized. So, mag-aantay lang ako ng tawag muna. Dito muna ako mag-stay. Good afternoon, last and final call, for all passengers bound for Roxas City. You may disembark from the bus now once again. Last and final call for all passengers bound for Roxas City. You may disembark from the bus now with you. Magandang hapon huling panawagan sa lahat ng mga panauwi na patungong Roxas City. Maaari na po kayong bumaba ng barko sa muli. Huling panawagan sa lahat ng mga panauwi na patungong Roxas City. Maaari na po kayong bumaba ng barko. Maraming salamat. Hello po, good afternoon. Wala pa pong pumunta man. Bali, nagtanong lang kung naano po yung susi na kuha. Ano po, Sapian po? Sige po. Sige ma. Tatawagan ka talaga for confirmation. Kasi syempre, marami silang pasahero. About 200 plus. Nakausap po kasi kagabi yung security guard doon sa sa front desk area. Usap kami. And chika-chika lang. So, sabi niya sa akin, nasa 200 plus kami pasahero. Mababait sila dito. Guys, by the way, I'm Christine Faith Zamora. Please subscribe to my channel.